Pinoy Imports of the Week na muli tayo. Simulan natin kay Kai Soto. Refreshing na makita na merong maayos na numbers muli si Kai. Sa nakakuha siya ng 16.7 rebounds kontra New Zealand Breakers. Though, tambakan lang naman kasi yon. Kaya sa ikalawang laro, hindi na muli siya gaanong nagamit with only 2.5 rebounds in 8 minutes na playing time. Sa mga B-League boys naman, tig-iisang laro lamang sila sa nagdaang linggo dahil huminto na nga ang liga para sa FIBA window. Doon may ilang laro naman ng weekend sa Emperor's Cup. Si Kobe Paras kumana ng 14 points sa panalo nila kontra Koshigaya habang halos hindi naman naglaro sa unang game sa Emperor's Cup. Pero sa sumunod ay may 7 points naman na siya sa talo nila bago umexit. Si Terdy Ravenna, patuloy naman ang magandang laro ng kanyang koponan nang mag 3-0 this past week ang San Antonio Phoenix. 7.7 assists sa B-League at may 15 points naman sa first game nila sa Emperor's Cup with 4 of 8 3-point shooting. Hindi na siya halos pinaglaro sa sumunod na game at tinambakan naman nila ang kalaban para mag 2-0 sa Emperor's Cup at umabante sa susunod na round. Steady naman ang laro ni Matthew Wright, 12 points each sa dalawang game nila, though parehong talo, isa ron sa Emperor's Cup. Malamig pa rin ang shooting ni Mata as he shot 3 of 14 from beyond the arc sa dalawang laro na yon. Still, may decent numbers pa rin naman siya. Imagine kung magiging mas accurate pa si Wright sa susunod. Solido rin ang laro ni Dwight Ramos nito. Dalawa sa tatlong games ng Livanga Hokkaido ang naipanalo nila. Sa tulong na rin ng stable game ni Dwight kung sa nag-average siya ng 13 points, 6 rebounds a game. Samantala, si Jordan Heading ay hindi pa rin magpapahuli. Sa B-League, tumira ito ng 4 of 8 sa labas at merong 17 points total kontra Nara. Habang sa laro naman nila sa Emperor's Cup ay medyo hindi maganda ang kanyang kamay nang dalawa lang sa 10 bitaw niya sa 3 ang pumasok. Though good numbers pa rin naman ang naibigay niya sa Nagasaki sa week na yon. Si Kiefer naman ang best performing Pinoy ngayon sa Japan. Sa ring ang mata ni Manong kontra si Mane, kusan 21 points ang binuno niya on 8 of 12 shooting. Efficient. Sa Emperor's Cup naman kontra Hiroshima, 16.7 assists ang binigay niya para sa Shiga. Pero hindi pa rin enough yon as nag 0-2 sila sa nagdaang linggo. Pero walang duda, impressive numbers ang nagawa niya ngayon. Dako na tayo sa mga KBL boys, RJ Abarrientos, pinaninindigan pa rin ang kaso niya para sa Rookie of the Year at MVP Award sa Korean Basketball League. Ang best game niya this week ay kontra Seoul SK Knights where he tallied 23 points at may mainit na 6 of 7 shooting from deep. 2-1 din ang win-loss record ng Ulsan this past week. Ayos yon. All business din si Ethan Albano sa kanyang unang game, playmaking ang kanyang ipinakita with 11 assists habang scoring naman sa sumunod sa kanyang KBL career high na 26 points on 10 of 19 shooting. Sa performance na yon, malinaw na malaki ang naiambag niya sa 2-0 week ng Wonju. Para sa ating panghuli, SJ Belangel, 13 points at talo sa unang game pero career high din naman sa KBL ang sinunod niya with 25 points at 6 threes na ipinasok in 34 minutes of play. Nabuhat niya sa panalo ang Pegasus noon bilang kanilang best scorer kontra Goyang at naputol na rin nila ang kanilang 3-game losing streak.